Jerwin, paano ka ba nagsimula sa basketball? Ano ba? Batang-bata ka pa lang, naglalaro ka na ba? Hindi. Hindi? Kasi late bloomer na ako, nag-basketball yung actually. Paano? Kasi mga, ilang taong ka? High school na, second year. Doon ka lang natutunan ng basketball? Kasi nung elementary ako, baseball. Seryoso? Baseball talaga yung laro ko. Saan to? Sa province namin, sa Quezon. Kasi from Quezon province ako, sa Alabat eh. Kasi doon, parang hindi pa usin basketball, hindi pa ano sa akin yung basketball. So, anong, baseball pa. Anong position mo sa... Pitcher, yung... doon ako magaling. Kaya nung, siguro high school na, nung nag-transfer ako dito sa, sa Manila, doon ako nag-start ng basketball, mga second year high school. Ibig mong sabihin, nung elementary ka, ni hindi ka mahawak ng bola? Sinasama ako sa liga, pero yung... Matangkad ka na ba noon? Matangkad daw, pero payat. Okay. Oo, pero... Sinasama nila ako sa liga, pero yung bola, tinatawid ko sa kabilang court, sa kalaban. Sa kalaban ko sinusut yung bola. Ganon. Di ba, yung court, may backing pa siya. Backing violation. Tinatawid ko sa kabila, pinipito ng referee, ay, backing, hindi so, pwede talaga, yan. So talaga, hindi ka marunong noon? Oo, hindi talaga marunong. Okay. Wala akong idea pa. Nagkataon lang, matangkad ka, sinasama ka. Yun. Binibili ako ng bola ng papa ko kasi matangkad daw ako. Mag-basketball daw, ay hindi naman talaga ako talaga ang ito pa sa basketball. Okay. So, sino na-convince sa'yo? Nasabi mo, high school ka. Sige ko yung high school. Paano ka na-convince na, finally, sige, siseryosohin ko na itong basketball? Kasi pagdating dito sa Manila, marami ng mga liga-liga, Pender Barangay, ganon. Yung ganon mga, sinasama na ako dito. Yun, doon ako na-develop sa mga ligang ganon. Mga inter-barangay, inter-commercial, mga... Napilitan kang matuto. Oo, talagang kasi mga kalaban, mga, maugulang. Oo, namimisikal na. Payat ka pa nun. Doon ako natuto sa... Doon talaga ako natuto. Wala talaga yung basic na dribble, yung mga Milo Best, ganun. Wala talaga. Yung mga liga lang talaga sa barangay. Ngayon, sino yung naalala mo na mga unang coach na talagang tinutukan ka, tapos talaga tinuruan ka ng mga fundamentals, basics, ganyan? Doon na sa, nung high school kami, may inter-barangay nga sa amin, parang ganun. Kalimutan yung name. Sorry. Talaga close na close ka sa coach na yun, Talaga di mo siya makakalimutan, Sorry, pero yun talaga, yung mga, di ba may mga drills sa mga 8, yung mga 2-pass, gano'n, doon talaga, doon ako nag-start. Doon nag-start. Okay, let's talk about yung Lasal. Kasi, I'm sure marami pa rin tao naalala ka from your Lasal days. Yung Lasal, anong pinaka-memorable experience mo doon? Siyempre, yung first time mo mag-champion sa UAP. Yun yung memorable talaga. Pero may dun eh. Parang, di ba, parang binawi yung trophy namin. Eh di bali, basta yun sa pagkaalala mo kayo, champion. Yan ang mahalaga dyan. Pero ano ba, ikaw ba inakala mo na makakapag-UAAP ka? Hindi, kasi, pero before, nung high school ako, naglaro ko sa palarong pambansa. For Quezon? Parang extra kami, tapos naglaro kami sa Bacolod. Tapos may isang coach doon, pinapapunta ko sa UE nung college. From Montalban, hindi ko alam kung saan yung UE. Wala akong idea sa Manila kasi lang ako hindi wala. So yung coach ko sa high school noon, sa PUP siya nagco-coach ng basketball. So doon ako dinala. Kasi 'di ba PUP ka muna, naging superstar ka doon bago ka naglasal. parang napadaan lang ako sa Lasal noon kasi after ko nung sa college nag-graduate sa PUP. Siyempre basketball na 'yung gusto ko eh. Parang sabi ko mag-tryout ako sa PBL. Noong time na 'yon, tryout ako sa Blue. Siyempre gawalan 'yung pangalan mo. Tatawagan nga, hindi ka naman natatawagan dahil hindi ka kilala eh. Nagkataon yung Lasal, may ICTSI pa nun. So, siguro mga 1 month ako nag-practice bago ako kinausap ni nung management. So, ayun, sabi nila sa akin, pwede pa ako maglaro sa UAP sa Lasal. So, siyempre, tuntuwa ako yung UAP yun eh. Naman. First, sabi ko, pinapanood lang sila sa TV dati. Saka yung Lasal nun, nagpapanala nun. Lagi na sa Final sila, Four, lagi na sa Finals. Sikat lahat ng player dun. Hindi ka ba nasindak dun na parang, uy, wow, Lasal. Parang, sobrang diba? Sindang talaga. Kasi kumarin, di ba? First time ko nag-practice dun, nagpasama ako sa ibigang ko eh. Kay Rigal Alcantara. Talagang, kasi nahihiya ako eh. Siyempre, parang PUP, tas Lasal ako practice parang, siyempre, nakakaya. Pero pagkating mo doon, naging important player ka. Di ba, naging captain ka pa? Nung last year mo, naging team captain ka pa. Akalain mo yun? Kaya hindi ko rin akalain. Pinagtiwala sa akin ni Coach Franz. Sobrang
laki ng utam na lugurin kay Coach Franz talaga kasi doon sa UAP sa ano. Ano ang isang advice galing kay Coach Franz na hanggang ngayon, nasa PBA ka na, veterano ka na sa PBA, eh dala-dala mo pa rin yun siya? Ano lang, maging ano lang sa ano, kailangan maging believe ka lang sa sarili mo, kailangan gawin mo lang yung, siyempre yung part mo sa team, ganun lang. Ganun lang, just believe. Oo, kailangan, siyempre pag may, gusto mo talagang, di ba, yung PBA, ganun, siyempre eh, hindi naman ako galing from Lasal talaga na ano 2 years lang ako naglaro. Sabi lang sinasabi lang sa akin na laruin mo lang yung laro mo, ganun. Ayun sa akin.